Malaking pagsubok ang inarap ng aming pamilya noong 2020. Bumabawi pa lang kami sa pagka-atake ng puso ng aking asawa at nagkaroon din siya ng komplikasyon na tinatawag nilang congestive heart failure. Kasabay nito, yung aming catering business for 30 years na apektuhan din ng pandemic. Sabi nga nila, nawala na ang lahat sa amin. I have been a follower of Jesus Christ for more than 45 years. Pero lahat ng mga problemang hinarap namin noon, para akong na-paralyze dahil sa takot, pangamba, at desperasyon. Walang-wala kami noon financially. At umabot na rin sa mga daang-daang milyon ang aming malaking pagkakautang gawa ng aming negosyo. As a family, nag-decide kaming itigil ang operations ng aming business, ililiquidate ang aming assets, at nag-isip na bumalik na lamang sa probinsya para doon kami magsimulang muli. Between sleepless nights and bouts of worry, the Lord used Jeremiah 29:13, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." At pinaalalahanan ako nito sa gitna ng mga problema ko. Kailangan kong mag-focus sa Panginoon. Kailangan kong tutukan ang aking intimacy with Him, praising and worshiping Him despite the challenges, and spend my time praying and ministering to others kaysa mag-focus sa aking sitwasyon namin. In this time of seeking the Lord, hindi talaga nagkulang ang Panginoon sa pag-provide ng aming daily needs. Ginamit ng Panginoon ang aking mga kapatid, aming pamilya, mga kaibigan, ang aming discipleship family, at ang aming mga fellow church members para mag-provide ng aming mga pangangailangan. From simple gulay deliveries hanggang sa pag-provide sa aming financial. Sa season na ito, nagkaroon ako ng free time para mag-serve sa WOW Ministry at mag-volunteer sa Life to the Max. Of course, hindi nito inalis ang pagsubok na inaharap namin. May mga plano kami, nagdadasal naman kami, pero parang walang nangyayari. Kinapitan ko na lang ang mga pangako niya sa amin, that He will restore everything that was lost back in His due time. Dumating yung breakthrough na yon noong July 2022 during the prayer and fasting. God spoke to me and made it clear that He wants me to reopen our company. Di ako makapaniwala. Sabi ko, Panginoon, papaano? Filing na kami for bankruptcy, ibibenta na namin itong kumpanya, babalik na kami ng probinsya. As I continued to pray and seek the Lord about this direction, new direction, He made it clear that I just need to surrender this direction and timing to Him. Truly, God is amazing because He not only brought my passion and fire back, but He made ways for us to restart our business. An asset that we never thought would be liquidated suddenly pushed through. And the money that we had was enough to restart our business. Moreover, our creditors agreed to give us time to settle our obligation until we can stand our own. And the right key people, ideas, and opportunities started coming back. Sa kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon, we were able to reopen our business last October 2022. And today, as He is currently at work, not just in our company, but in our lives, nagkakaroon kami ng mga new clients and new opportunities na kaya alam naming mababayaran namin ang aming mga obligasyon. I fully understood that God is never too late and never too early. His timing is always perfect. This is truly God's work at hand. We are still facing a lot of challenges and trials in reopening the business. But I am so grateful to the Lord that despite in all, I am already victorious in Him. My name is Jet Versosa, once paralyzed by fear and anxiety, but I am now victorious in Christ alone. To God be the glory. Purihin ang Panginoon Diyos sapagkat Siya po ang ating pong tagumpay.
Pero alam niyo po bang, nakakalungkot sabihin, nakikita niyo po ba yung larawan na yan? Yung pong babae na yan ay magarang damit, nakakatuwa ho, no? Nako, pag tinignan mo, talagang pang modelo sa magazine. At ito po yung babae na ito, nakakotse ho ng sports car na bigay ho ng kanyang magulang dahil siya'y graduate ng may karangalan sa kuleyo. Talagang big time tong batang ito. Kanya lamang, itong malungkot na katotohanan, malayo pa lang siya sa kanyang counselor, biglang sabi ho ng kanyang counselor ganito, umiiyak ka ba bago ka, nakakatulugan mo bang umiyak? Alam niyo yun, yung parang, ano siya, yung iyak siya ng iyak, hanggang gabi, hanggang sa nakakatulog na lamang. Bigla ho siyang nagulat, at sabi niya, paano niyo po nalaman na yun po ang aking pinagdadaanan? Alam niyo, bakit, paano niyo nalaman na hirap na ako? Ito po ay malungkot sabihin, Christian. Christian ho siya. Hindi ho siya yung hindi nakakilala sa Panginoon. Hindi, Christian ho siya. Lumaki siya sa isang Christian family, nag-a-attend sa service, umaawit ng kawiting katulad ng kinanta natin, that Jesus is the living hope. Pero ang lungkot lang po, that deep within, punong-puno ho ng kaguluhan, pumaga sa panlabas, panalong-panalo. Pero sa loob, talunan. Alam niyo po bang napakaraming ganyan? Pag tiningnan mo, parang pakita mo sa social media, wow, ang ganda ng mga pinakikita. Pero punong-puno ng pagkatalo. Parang akala ng tao, nakukuha ang tagumpay sa panlabas. Maganda, magarang bag, magarang kasuotan, magandang muka, makinis. Pero punong-puno pa rin po ng insecurity na paano kung bigla akong tubuan ng tigidig? Di ba? Paano kung bigla na lang, bigla akong ma-aksidente, masugatan? Ang dami na po nilang iniisip, ang dami lang insecurities ang nangyayari. And alam nyo, dito ko naintindihan na yun ang pagdagdadaanan ng napakaraming tao na pag kinamusta mo, kamusta po? Mabuti. Yung totoo, mabuti nga. Yung totoo nga, mabuti ba yan? Ang dami kong problema. Di ba? Talunan. Minsan, nakakapagturo. Pagdating naman sa bahay, kaaway ang magulang, kaaway ang anak. Minsan, mga magulang naman, parang ang tatapang, pero takot na takot din. Baka kung ano mangyari sa anak. Takot na takot, biglang lumayas yung anak. Kasi ang tapang-tapang, lumayas ka dito, di ka naman kalangan. Nung lumayas, sino kayo, sino? Minsan, hindi nila na, gulong-gulo rin sa loob. Yan ho ang pinagdadaanan ng marami. Kaya buti na lang, ang ating serye ay tungkol sa victorious living. Kaya kung naalala ninyo, ang pinakasusi, noon, malbalik dahil sa layunin ng Diyos. Yung God's purpose, God's promise, and God's precept. Naalala pa ninyo? Tapos hindi lang yun. Binigyan din tayo ng Diyos ng victorious faith. Yung victorious faith na yun, ang katangian, alam mong meron ka, kasi nakasentro ito sa katotohanan kay Jesus Christ. Hindi lang nakasentro sa katotohanan, meron kang tapang, courageous yung faith mo. Hindi ka natatakot, alam mo, kakampi mo si God. Ngayon, hindi lang yun. Meron kang malasakit sa ibang tao, kaya hindi ka pala away. Kapag tama yung faith mo, naaawa ka nga. Pag hindi sila nakinig sa'yo, tinatake ka pa. Nakuha ninyo, hindi yung, Bible lang! Ganon. Kasi maaawa ka pa nga eh. Kaya yung totoong Christian, hindi ka pala away yun. Bilang, how I wish I can explain you the truth better para lang maniwala ka. Pero hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Nakuha ninyo? Kaya doon maintindihan yung tama yung pananampalataya mo kasi tuloy-tuloy ito, continuing, hindi yung parang ngayon, may faith, bukas, wala na. Di ba? Ang dami natin nakikitang ganyan. Ngayon, okay sila. Bilang bukas, hindi na. Pero alam po ninyo, pag sinabi nating victorious faith, meron ka na sa simula. Minsan, ine-express natin yan in a very immature manner. Sa madalit salita, minsan, katulad ni Rahab, mayroong victorious faith, pero immature pa. In-express niya yung faith niya, nagsinungaling. No, kasi marami nagsasabi, okay lang ba magsinungaling? Kasi si Rahab, hindi kinumindahan ng Diyos yung pagsisinungaling ni Rahab. Ang natanggap niyang commendation, yung pananampalataya. Nakuha ninyo? Kasi bata pa siya, immature pa siya. Yun ang alam niyang paraan ng pag-express ng kanyang faith.
Pero palagay ko na nag-mature na yan, hindi na niya alam yan ang masama pala magsinungaling. Nakuha, para yung nabasa ko doon, boxer siya dati, naging Christian. Magsishare ng gospel. Mahal mo si Jesus. Sabi niya, mahal na mahal ka ni Jesus. Tanggapin mo si Jesus. Sabi nung sinishare niya, ay hindi, ayokong tanggapin. Sinapak. Tatanggapin mo, hindi. Kasi immature pa siya. Nakuha niya, immature pa siya. Pero tama yung kanyang expression, yung pagmamahal niya, gusto niya maging maligtas. Pero ginagawa niya pa, ng Google Pay agad kasi boxer siya dati. Anyway, ganun din yung iba sa atin noon, nakilala si Lord. Parang lahat na lang, parang kailangan kay Lord. Parang minsan hindi natin nararamdaman yung nararamdaman ng ibang tao. Kunyari, kakain ka lang, uy, ba't di kinipipray? Ganyan yung aso namin, hindi nipipray. Parang siyempre pag nagmamature ka na, medyo hindi ka na ganun, yung parang nang-a-atake ka na kaagad. Medyo natututo ka na rin makiramdam. Nakuha? Ngayon kasi minsan pagkapanan ng palta, parang lahat mali na, ipaglalaban mo, patay na kung patay. Kasi mature, immature pa eh, bata pa eh. Pero the more you get matured, natututunan mo na how to apply yung righteousness ni Jesus. Nakuha po ninyo. Kaya, it requires training. Yun ang ating pag-uusapan. Yung training ng victorious faith. Kasi hindi sa automatic. For example, sabi ho ng 1 John, for whatever is born of God, sino mang naisilang sa Diyos? Kapag totoo yan, sabi niya, He overcomes the world. Napagtagumpayan niya ng daigdig. And this is the victory that has overcome the world. Our faith. Sa madalit salita, nung naging Christian tayo, we were born to be overcomers. Okay? Pinanganak tayong matagumpay. Pinanganak tayong panalo. Nasusundan natin. Parang ganito. Halimbawa, si Renato, bata. Magtataka na sila, bakit yung ginagamit si Renato? Kasi siya ay nasa harapan lagi dito. Kaysa matulog siya, ginigising ko na lang. Joke lang. Hindi siya natutulog. No, balik tayo. So, halimbawa, si Renato, bata. Pinanganak siya bilang tagapagmana ng... Gawa-gawa ko lang ito, ha? Sabi natin ng San Miguel Corporation. Sabi natin San Miguel Corporation. Talagang, sabi na lang natin na hindi yung, ito ay family corporation. Sabi na natin, ganun lang ha. So, bilang tagapagmana, pinanganak, talagang siya na ang inaasahang magiging CEO sa pagdating ng panahon. Are you following? Ngayon, hindi automatic na magiging CEO na siya. Dadaan siya sa maraming training. Mag-aaral yan, papasok ng kindergarten, papasok ng elementarya, high school, college, tapos kung kinakailangan pa ng postgraduate classes, gagawin yon kasi ititrain siya para maging ganap na CEO. Are you following? Ganon din sa Christian life. Kung totoo yung ating pagkakilanlat at ugnayan sa Panginoon at hindi lang pang external, talagang nangyari sa loob, ititrain tayo ng Diyos para yung katibayan ng ating pananampalataya na buhay malalabas at mapapakinabangan. Nakuha po. Kaya yun ang inaano ng Panginoon Diyos na kailangan ng training. Kahit na pinanganak ka na magaling kang tumakbo, kailangan mo pa rin mag-training para lumabang ka sa Olympics. Tama? Kahit na pinanganak ka sa pamilyang magagaling sa matematika, para maka-compete ka, talagang magte-training ka pa din. Kunyari, magaling, kunyari, pamilya niyo mahilig sa chess. Di ba? Sa chess, magte-training ka pa din. Kung hindi ka magte-training, hanggang chess ka na lang. Nakuha ninyo? You still have to train. It's not automatic. Kahit meron ka na noon, you have all the nature, you have everything. The same thing with the Christian life. We have the new nature in Christ, but it must be trained. Para talagang lumabas yung katibayan na we are more than conquerors. And the training will also bring out whether we are true or not. Nakuha po. Kasi, balik tayo dito. Kaya marami, dito sa Pilipinas, we call ourselves to be the only Christian country in the Far East. Pero, malalaman natin kung totoo nga talaga yun. Yung bunga, kaya you shall know them by their fruit. Kasi, kung totoo yan, matitrain yan. Okay pa tayo? Pakisabi sa katabi mo, handa ka na ba magpa-train? Di ba? Kasi, bakit ka mo? Hindi ata masalap magpa-training. Di ba? All discipline. Tinan nyo ha? Yung word na discipline, training yan eh. Training. All discipline for the moment seems not to be joyful. Pansamantala, kung iaambing sa eternity, hindi naman nakakatuwa yung training eh. Sabi niya,
isaktanahin, nakakalungkot. Habang yung iba, nagkakainan ng kung ano-ano. Ikaw, kailangan, ito lang kakainin mo na nagte-training ka. Di ba? Kanya, habang sila, nanonood na sila, ikaw, nagpa-practice ng swimming. Diba? Parang, ang hirap naman. Talagang ganon. Yet, to those who have been trained, yung mga nasanay na, sabi ganon, afterward, it yields the peaceful fruit of righteousness. Pag nasanay na, lalabas na yung bunga. At doon masasabi, sarap naman, pakinabang. Ngayon, kunyari ako bilang isang mananampalataya, nagpapasalamat ako sa Diyos. Hindi ako naging perfect, whoa, overnight. Sa katunayan, hanggang ngayon, tinitrain pa rin ako ng Diyos. Hindi ho nakakatuwa. Minsan pa nga, dati po kasi nakapag-jeepney driver din ako, nag-tricycle driver. Nung minsan, nakahiram ko pa nga yung sasakyan ng kaibigan ko. Sama kami sakyan niya, malaking van. Eh, ginit-git ako ng jeep. Ginit-git-git din. Ano kala niya? Siya lang marunong mag-drive? Alang ganyan, di ba? Christian na ako noon, ha? Tapos, ginit-git ko rin. Ang problema ko, na mali ng tansya. Dumikit sa side mirror. Ang haba ng linya doon sa ano, Mercedes-Benz, yung sasakyan na dala-dala ko. Yung kaibigan ko, nakasakay din. Yung may-ari. No, alam niyo na kung anong pakiramdam. Siyempre, yung kaibigan ko, Christian din, kaya tahimik lang. Ako naman, pagtingin ko, ang haba, itim, sabi ko, Panginoon Diyos, bakit naman ganun? Minsan lang magyabang, dinisiplina mo na agad ako. Dati naman, wala naman pakialam, ha. Di ba, minsan ganun, nagagalit tayo sa magulang natin. Pag ibang bata, hindi dinidisiplina. Pag tayo, pinapagalitan. Eh, kasi anak ka nga eh. Ayaw ka niya maging katulad ng ibang bata. Tama? O, di ganun nangyari sa akin. Naku, pag uwi ko ng bahay, sabi ko, mamaya ako, bukas ko na isosoli yung sasakyan, ha? Kasi papagawa ko. Again, iyak ako, sabi ko, Panginoon Diyos, patawarin mo na talaga ako sa pagyayabang ko. Hindi na po talaga mauulit. Tulungan mo ako. Ganyan, no? So, sabi ko, Lord, pero hindi ko kayang pabayaran yung pag-apapaayos nito. Hindi ko talaga kayang bayaran. Kasi mahal ata yun. So sabi, tapos tinuruan ako ng Diyos kung ano gagawin. Linisin mo, ganyan, i-wax mo. Aba, pag-wax kong ganyan, natutuklap, natanggal yung rubber, at pumalik yung kulay. Buti pala pag Mercedes, matibay pala yung pintura, no? Pwede nang gasgasan ulit. Ay, ang bayit ng Diyos, pwede ko naintindihan. Ba, hindi madaling itinetrain, ha? Pag-training, ibang klase. Naka-attend na kayo ng training ng military, hindi madali. Di ba, tumatakbo, aga-aga. Sabi yun, kakakanta pa. Di ba, ha, okay. Yung hinga lang na ganyan, hindi madali. Yun lang, basta, yun lang mag-training kayo na hindi natutulog. Mahirap, ha? Yung iba sa inyo, Nagal lumalaban. Hindi masarap. Pero, pag nakasanayan nyo na, pwede na kayo maging security guard. Walang tulugan. No. Kasi sanay ka na, train ka na. Kaya sabi ng Bible, ang amazing dito, tinan nyo, sabi niya, yan training na yan. For example, itong, sabi niya, tayo dapat ay magalak. Sabi niya, sapagkat pansamantala lang yan. Kung kinakailangan, kayo ay dadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok upang mapagtibay ang inyong pananampalataya. Kasi maraming tao, kawawa naman, akala nila Christian sila. Pero yung pagsubok, yung training, yun ang maglalabas kung talagang dyan ka nga o hindi. Nakuha ninyo? Kasi kung talagang dito ako tinawag, kahit anong mangyari, maitatawid ko to. Kasi dito ako tinawag eh. Pero kung inaakala ko lang na, ay, gigilisa, sama-sama na ako. Eh, problema, lalabas yung katotohanan dahil may training eh. Ilalabas ng Diyos kung ano talaga tayo. Kaya nga sabi ng isang mangunulat, crisis does not make a man. It only shows what man is made of. Yung crisis, ilalabas niya anong klaseng tao ka. Ganon din ito. Kaya sabing ganoon, being more precious than gold, kasi yung pananampalataya mas mahalaga kaysa ginto eh. Sabing ganoon, even though tested by fire, pag sinabi mong fire, talagang mahirap yan, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of our Lord Jesus Christ. Time will come. Lahat dito, lahat tayo, lalantad tayo pagdating ni Jesus, dun malalaman, ito yung totoo. We may all profess to be Christians, pero lalabas naman yung totoo eh. Kaya huwag kang madisappoint kapag, bakit ganun? Christian siya, niloko niya ako. Relax ka lang.
Nadidisappoint ka kasi nakatingin ka sa kanya. Huwag ka tumingin sa kanya. Basta yung pananampalataya, lalabas yung katotohanan one day. So relax ka lang. Okay ba yun? Ang mahalaga tayo, totoo. Okay po? O, sabi mo sa katabi mo, importante, totoo ako ha. Kasi huwag mo na isipin yung katabi mo, ikaw, totoo ka ba? Ngayon, eto ha. Ngayon, itong malungkot. Yung pagsubok, yung temptation, yung trials, at saka yung ganyan, testing, lahat yan, isa lang ang Greek word niyan, perasmos. Anong ibig sabihin? Parehong ginagamit yan ng Diyos at ng Diablo. Ang Diablo, ang temptation, para ikaw ay mabigo. Ang Diyos, inalaw niya yan para ikaw ay magtagumpay. Kumbaga sa English, Satan's objective in tempting us is for us to fail. But to God, it is for us to prevail. Okay ba yan? O, quotable marks yan, ha? Joke lang. So, balik tayo. So, ang gusto ng Diyos, maging matagumpay tayo. How would we know? Now, listen. Kapag may mga tuksong dumating, pag subok may dumating, lagi yung isipin to. Malalaman mo pag sa Diablo. Kasi ang kanyang objective, nakawan ka ng saya, nakawan ka ng kapayapaan, nakawan ka ng kaayusan sa buhay. At minsan, papatayin ka pa at sisirain. Kapag mayroong bagay na tinutukso ang gawin, ako, makakasira ba sa akin to? Ano ba to? Ganyan. So, ang gusto ng Diyos, kailangan mapagtagumpayan ko to. Bakit? Kasi magkakaroon ako ng buhay at kasaganaan nito. Nako po. Eh, ang pagsubok, tandaan nyo, hindi lang yung hirap ha, hindi lang yung afflictions, hindi lang yun. Ang pagsubok kasama tagumpay. Minsan, ang tagumpay sa atin, testing din. Kasi pag minsan na pinupuri tayo, uy, ang galing mo. Biglang, oh nga, ang galing ko talaga. Wala na, hindi ka na nakikinig, mayabang ka na, dinatukso ka na, nasira na yung katulad mo, yung ability mo to learn. Kaya yun, napaka-importante. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, kapag may abundant life, ano epekto sa'yo? Ang sarap. You, sabi niya, knowing that the testing of your faith, what? Produces what? Endurance. And endurance have its perfect result. You may be perfect and complete, lacking in nothing. No, sarap nun? Alam nyo, as you get trained by the Lord, ang sarap, darating yung panahon, pag nagmamature ka na, ito, habang mag-mature, parang, ganun pala ang buhay, no? Wala naman pala talaga sa ganda, kanyari sa asawa, no? Kala mo, ganda ang susi. Hindi eh. Hindi yung panlabas, kasi lilipas din eh. Ang dami kong classmates noon na crush ko. Ang gaganda noon. Pero ngayon, lalang. Kasi kung nangyari, di ba? Anong nangyari? Bakit? Hindi ko sa sininsulto sila, ha? Kaya lang, ano nangyari? Doon ko naintindihan, yung ganda talaga lumilipas. No, yung dati, ang gwapo-gwapo, ang macho-macho, biglang, iba na. Parang ganito. Ako rin pala yun. Di ba? Yung ang lago ng buhok noon, pag na yung buhok, lilipa rin pa eh. Ngayon, hindi pa hinihipan, lumilipad na. Kawawa. Kaya, huwag tayong umasa doon. Panlabas lang yun. Ang pinaka-importante, yung kalooban. Yung kalooban. Kaya ako, mapalad ako, maganda na yung asawa ko, tapos nung dumaan ako sa pagsubok, yung asawa ko, tinulungan pa ako, sabi niya sa akin, alam mo, hindi ako nawawala ng pag-asa kasi believe naman ako sa'yo. Ang laki ang encouragement. Kasi kung iba yun, yan naman talaga, kasalanan mo talaga, ganyan ka talaga, ito lang, hihirap tayo lang, lalo dito eh. Ikaw talaga, lakang kwentang tao. Di lalo, diba? Pero nung sa hirap namin, yung asawa, ginamit ng Diyos, believe naman ako sa'yo. Diba? Biglang ang tayog, bigla ng tayo mo ulit. Bilib ang asawa ko sa akin. Kaya, bilib ako kay Lord. Nakuha ninyo? Naintindihan natin? So, yan ang pinakabagay na dapat natin. So, anong gagawin natin para matrain tayo ng mabuti? Kasi, mahirap ang labanan, ha? Lalo na ngayon, ang daming deception, daming information, gulo-gulo. Minsan, natatakot na tayo. Ala, ganito rin mangyari. Pag nag-SIM card ka, registration, lagot. Pag ikaw ay nagkabakuna, ganito mangyari sa'yo, lagot. Parang, ano na gagawin ko? Yung pagkain mo, pag kinain mo yan, carcinogenic yan. Ito, ininim mo, carcinogenic. Ano nang kakainin ko? Pag-isipan niyo mabuti.
Kasi kung hindi ka nakatingin talaga sa tama, yari ka, kaya we have to be trained. Ang training natin, the training of the eyes. Diba? I-train mo yung pagtingin. Paano tumingin ng tama? Diba? Training mo yung pandinig. Listen, na makikinig ka at susunod. Yung training ka na makinig. Kasi maraming tao hindi marunong makinig eh. At mag-train ka sa life of life legacy. Ibig sabihin, itong buhay na to, dapat meron tong yabag na makikita na susundan ng mga susunod na henerasyon. Anak natin, parang they too will find confidence because they saw your steps. Naku ha? Yan ang napaka-importante. So, anong ibig sabihin yan? So, sa madaling salita, we have to look, listen. Tandaan nyo ha, pag tama yung pagtingin, tama yung pangdinig, walang diprensya, hindi ka mabebertigo. Oyos ang lakad mo, sigurado. Kasi pag may tama yan, sigurado, hilong-talilong ka pag naglalakad. At kaya, mag-iiwan ka ng tamang legacy. Amen? Nasusundan natin? Ayan, tulog na kayo. Tapos na yung message. Isa-isahin natin sa buhay ni Joshua. Look at this. Ay, bakit? So let's start with the look. Look. So, then Joshua rose early. Nagumising siya ng maaga at siya at ang kanyang mga anak at mga anak ng Israel gumumiyahe mula sa Shittim hanggang sa nakarating sila sa may Jordan. Sa madaling salita, doon sa may gilid ng tubig. River, sabi ganun. And they lunched there before they crossed. Bago sila tumawid, dun muna sila namalagi. Nasusunod na natin. Baka sa ibang Bible, mabakita ninyo Acacia Grove. Hindi Shittim ang ginamit. Kasi ibig sabihin ng Shittim, Acacia Grove. Okay pa? Para hindi kayo nalilito pa nagbabasa kayo ng Bible, ha? Okay, tuloy tayo. Ito yan, para maintindihan natin. Ito yung Shittim. Dito. So, pumunta sila sa banda rito, sa gilid, para makita yung ilog. Ito, yun yung ilog na tatawirin nila, ilog Jordan, papunta ng Camp Gilgal, bago umatake sa Jericho. Para maintindihan lang ninyo, itakbuhin. Now, balik tayo. At the end of the 3 days, the officers went through the midst of the camp. So, yung mga officers, sabi niya, sinabihan sa gitna ng kampo, sinabi sa mga tao, ganito. And they commanded, tingnan nyo ha, inutusan ng mga tao, sinasabi, pag nakita na ninyo yung Ark of the Covenant ng Panginoon. So pag nakita nyo na yung Ark of the Covenant, sa madaling salita, at any moment, dalabas yan, tatayo sila. Dapat handa kayo, naka-alerto kayo, natitingnan ninyo, the moment na kumilos yan, abay, handa na rin kayo. Sabi ganun, dapat kayo rin, ahayo na rin, at pupunta sa lugar at susundan nyo yun. Naku po. Nasusundan. So, bawal dito na hindi handa. Sa madalit salita, if you want to train, parang training sa military, pat! Ganyan. Gising ka na kagad, hindi tutulog-tulog. Naku, ano nyo? Ready ka lagi. Ganito rin, sabi niya, always watch that Ark of the Covenant. So, sandaling tumayo na yan, dapat sunod na kayo. Ready na kayo. Nasusundan natin. So, eto na. Sabi niya, tingin, laging handa. Ano ba itong Ark of the Covenant na ito? Ayan, nakita natin, meron tayong replica dito ng Ark of the Covenant. Ang ganda ng replica na ito. Isipin nyo, hindi ito magaan. Ay, ang gaan. Kasi syempre, replica lang. Yung totoo nito, medyo mabigat. Kasi, ano yan, acacia wood yan, covered with gold. Okay? Ngayon, sa loob nito, ng Ark of the Covenant na yan, kung maalala nyo, yan ay part ng tabernacle. The meeting place ng tao at ng Diyos. Okay? So yung tao will be represented by the high priest at papasok siya sa Holy of Holies. Yan yung nakalagay, Holy of Holies. Sa loob niyan, ito, mayroong tablet ng Ten Commandments. Andun din yung mana. Andun din yung rod ni Aaron na nagbad. Ibig sabihin, tuyo yun, pero umusbong pa. Now, ano pinapahiwatig ng Diyos? Itong Ark of the Covenant, tandaan ninyo, ito ay larawan ng presensya ng Diyos at ng ating relationship sa Kanya. Okay ba tayo dyan? Sa loob, andyan yung pinag-uutos ng Diyos. Kaya nga, the Lord, the Holy Spirit, has written or placed yung law in our hearts. Okay po? And it is also a covenant of provision. Na ang Diyos, as we follow Him, He will provide for us. Kaya yung mana, yun yung provision. Imagine 40 years sa wilderness, sila kumakain ng mana. Yung mana, pinaka-base yun ng food nila. Kaya nakatatuto silang magsinigang na mana, adobong mana, kalderetang mana. Natutunan nila lahat yun.
Basta puro mana yon, mana ngayon. At yung bad, parang pinagtitibay, mabunga ang isang taong nasa kanya. Nakuha? Kasi it's life. It's life. Kanya lang, it is also true na hindi natin makamtan yung standard ng Diyos. Ang taas, yung lang Ten Commandments, hindi natin masunod. Diba? Isipin nyo, yung pinakamahirap doon, yung panghuli. Covet. Thou shalt not covet thy neighbor's goods nor wives. Parang bigat noon. Kasi isipin mo, pag nagustuhan mo yung asawa ng kapitbahay mo, halimbawa lang ha, nagustuhan mo yung asawa ng kapitbahay mo, naging kayo. Ah, hindi covet yun, kabet. Tama? So, anong covet? Diba, nagkakras ka lang, covet na, masama ba yun? Parang ang hirap na maisipin. Eh yun, nagustuhan mo lang yung, ano, yung telepono ng katabi mo, kinuha mo, o kupit. Kupit yun. Hindi kabit yun. And hindi covet. Nakuha ninyo? So, ano yun? So, mabigat yun. Doon pa lang, medyo tagilid na tayo. Kaya naman, kinakatagpo tayo ng Diyos dito sa mercy seat. Dito, yung inoffer na lamb, yung blood, ini-sprinkle dito. To remind us that to meet God and to be with God, somebody had to pay the price. Kaya nga yung lamb, sa New Testament, si Jesus being the Lamb of God, had to pay the price para i-meet tayo ng Diyos. Are you following? So as they carry this, pinapaalala mo, Lord, nakatingin lang ako sa kay Jesus Christ, sa kanyang sacrifice, at sa ugnayan natin, kayo Panginoong Diyos, bilang aming Ama. Nasusundan po? Kaya sa ating lakarin, dapat doon lang tayo nakatingin. Kasi mabibigo tayo eh. May mga pagkakataon na pakiramdam natin, parang, paano na ang kinabukasan namin? Hindi, tingin ka lang sa awa ng Diyos. Kasi hindi issue dito yung panalo ka lang sa lupa. Ang issue dito, you will be with Him in eternity. Okay pa kayo? Okay, tuloy tayo ha? Tuloy tayo. Now, tuloy tayo sa, however, pagsunod ninyo, there shall be between you and it a distance of about 2,000 cubits by measure. Yung 2,000 cubits, isang kilometro. Nai-imagine nyo ba isang kilometro? Kung kayo nakahilerang ganyan, iintayin nyo na makaisang kilometro. Sobrang titig ka talaga nyan. Tama? Kasi liliit yan eh. Kaya bawal dito ang hindi attentive. Ganun ang challenge. Kasi one, it shows respect and reverence kung gaano kalayo yung distance ng holiness ng Diyos sa atin. And at the same time, para lahat makakita. Kasi ang layo nun, pero kailangan natin makita talaga. Kasi imagine if you have 3 million at nakadikit. Yung kakawaway na sarap, pero kung lahat kayo malayo, you have all the chance to see. Are you following? So ganyan katindi. Isang kilometro. Inisip ko pa nagdadrive ka. So ang punto ng Diyos ganito, when you look at God, huwag mo lang isipin yung temporary life mo. Ang inisip mo, malayo. Kaya maraming bigo eh. Ang inisip lang ngayon. Basta hindi ko na kaya. Kailangan ko na. Pakitang mahal mo ko. Eh nabuntis. Hindi pa kayo kasal. Walang trabaho. Di puro talo na. Ang laki naman ng problema. Kasi ang pansamantala lang nakikita eh. Dapat malayo kasi may palatuntunan ng Diyos. Eternity. Are you following? Kaya isang kilometro, tinitingnan mo yun, Lord, yung palatuntunan mo. Huwag ako madala na sa pansamantala lamang. Kaya alam nyo yung tao na hindi ho natitrain, ang utak nila laging ngayon na. Nakuha po, naalala nyo yung training ng mga bata, yung marshmallow? Pagbalik ko, tatanggap ka ng dalawa. Di ba iba? Talagang nagtitrain sila, hirap na hirap. Hintay nila kung ilang oras dumating yun. Maghapon, basta isa, hindi lang gagalawin yung marshmallow. Ganon din sa atin. Sa atin, pag nag-aaral tayo, gusto natin makatapos na kagad. Hindi nag-aaral, basta makatapos lang. Hindi mo naintindihan yung epekto niyan in the long run. Kaya marami sa atin, nagugulat tayo, bakit ganon? Ang hirap ng buhay ko. Kasi, noong panahon nag-aaral ka, puro gusto mo kasarapan ng noong panahon na yun eh. Hindi mo naisip yung magtyaga ako ngayon, bukas may nilaga ako. Ang problema, kinakain na natin yung nilaga ngayon. Nakuha? Nilaga pa ng iba. Kaya pagdating ng dulo, wala ka na. Hahabulin ka pa ng iyong pinagkuhanan. Naintindihan natin? Babantayan natin. Kaya malayo yun, tinitignan mo ng mabuti. Mga kapatid, itong ganda sa Panginoon Diyos, no? He is always teaching us to look at eternity. Kaya do not let
your mind dwell on these things, but always think of eternity. Let us all be driven by eternity. Huwag yung pansamantala lang. Imagine, anong 70 years, 100 years na kasiyahan sa lupa compared to eternity. Okay ba kanyan? Pag-isipan niyo mabuti. Ako rin, natukso din ako. Yung asawa ko nun, girlfriend ko pa lang, natutukso rin ako. Lalaki rin ako eh. Laki rin ako sa ano. Pero maniwala ka, nung isang susunduin ko siya, iniisip ko na, dili ko ba akong bigla? Iniisip ko na, sa ko, Lord, tulungan mo ako talaga. Hindi ko na taga kaya, ganyan. Tapos iyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, ayoko siyang alikan. Ayoko siyang iyakapin. Anak, magpakatotoo ka. Gusto ko siyang alikan. Gusto ko iyakapin. Kaya lang, masama. At saka may kasisira yung buhay namin. Tapos pagsabi ko, biglang nakaramdam ako ng kakaibang isang malamig na biglang mainit. Biglang sabi ko, biglang, wala na akong nararamdaman na naiisip na masama. Basta kinundo ko, hinatid ko sa bahay, gano'n na. Tapos walang naganap. Tagumpay! Ngayon, akala mo, gano'n lang kasimple yun. Araw-araw may gano'n. Parang si Joseph, di ba naalala niyo, Joseph, araw-araw yun. O anong gagawin mo ngayon? Kaya nung manonood kami ng sine, kausap kay nanay, Nay, samahan niyo po kami, manonood kami sine. Ha? Kayo na, may tiwala naman ako sa iyo. Wala po akong tiwala sa sarili ko eh. Ay, hindi ako. Sige, sasama ako. O, di sumama, di praise God, blessed kami. Libre sine, libre kain. Kasama si nanay Ligtas pa! Nakuha? Hindi ko, sinasabi ko lang sa inyo, totoo yan, nangyayari yan. But look at eternity. Huwag mo isipin yung ngayon lang, masaya ako ngayon, bukas luhaan ka. Kaya sabi niya, bakit ang pagsisisi lagi sa huli? Di ka kasi nagsisi sa una eh. Magsisi ka sa una, Lord, di bali na ngayon, lugi ako ngayon. Pero in the end, panalo ako. Nakuha? Kaya malayo. Kaya sanayin natin, tingin natin na kahit malayo, Lord, kahit malayo, ikaw pa rin ang aking hahabulin. Ikaw pa rin ang aking susundin. May nararamdaman akong katabi kita o hindi, ikaw pa rin ang aking susundin. Kasi minsan lagi na, dama ko si God. Yes, madali yun. Pag hindi mo nararamdaman, paano? Malayo. Lord, andiyan ka lang, ikaw pa rin ang tititigan ko. Hindi man masyadong malinaw na 1 kilometro ng layo niyan. Pero Lord, tatayuan ko pa rin dahil alam ko nandiyan ka. Ikaw ang nangunguna sa akin. Nakuha po? Kaya, yun sabi kayo, for you have not passed this way before. So, ibig sabihin, hindi mo alam ang kinabukasan. Hindi mo pa nadaanan yan. No, huwag mo sabihin, ay, alam ko yan, yung tatay ko, ganyan. Hindi, iba yung dinaanan ng tatay mo. Magkaiba yan. Hindi mo pa nadaanan. Alam mo na ba mangyari bukas? Hindi pa. Kaya sumunod ka sa Diyos, tingin ka lang kay Jesus Christ. Kasi hindi mo alam mangyari bukas eh. Kaya Lord, hindi ko alam kung ano magiging kinabukasan. Yung tatay mo nakatawid. Ikaw, baka hindi ka makatawid. Dahil hindi mo pa alam. Kaya maliban na sumunod ka sa akin, at sa akin ka lang titingin, tiyakin mo, para makatawid ka. Nakuha po. Because He alone knows the future. You have not passed this way before. Wala pa tayong Ngayari, hindi ko pa ito nadaanan. Nagkasakit ako ngayon ng cancer. Oh, hindi ko pa nadaanan yan. Kahit sabihin ko, anong, may kakilala ko nakadaan na sa ganyan. Pero iba rin. Maaring iba yung cancer niya, iba yung cancer mo. Hindi mo pa nadaanan yan. Kanino ka natitingin? Kay Jesus. Kanino ka titingin? Sa tipanan niyo ng Panginoon Diyos. The Ark of the Covenant. Yung tipanan niyo ng Panginoon Jesucristo. Hindi yung tipanan mo sa ibang tao, kundi yung tipanan mo sa Panginoon Jesucristo. Walang maitutulong ang tao. Kayong dalawa lang ng Diyos mag-uusap dito. Lord, tayong dalawa lang to. Kahit ano sabihin nila, tayong dalawa mag-usap dito. Dahil at the end of the day, tayong dalawa lang talaga magtutos dito, Panginoon Diyos. At wala na ako ibang pupuntahan, kundi kayo lamang. Ganyan na ganyan si Job. Sabi ng mga kaibigan, ganito ka. Lord, hindi, ikaw ang gusto ko makausap. Tayong dalawa. Kayo lang, Panginoon Diyos. And when God spoke to him, I repent in dust and ashes. God, you are true. Worthy of worship. Silang dalawa lang mag-uusap. Kahit sa buhay natin, kahit dalawa lang. Kaya tingnan ninyo, madidisappoint kayo ng ibang tao. Madidisappoint ko kayo bilang isang pastor. Ay, ganyan pala si pastor? Ay, sama niya pala, ugali niya. Oh, masama rin talaga ugali ko. Tao din ako eh. Pero kung
tatalikod ka sa Diyos dahil sa akin, magsasama tayo sa impyerno. Wag, kayong dalawa lang ng Diyos magsasama sa bandang huli. Kayong dalawa lang ng Diyos mag-uusap sa bandang huli. Naku, ano nyo? At kami dalawa lang din ng Diyos mag-uusap sa bandang huli. Hindi kayo, hindi sila, kundi kami dalawa ng Diyos. Naku, ano nyo? Kaya huwag tayong basta mabadadala ng sinasabi ng ibang tao, dinadala ng sinasabi ng kung sino-sino. Kayong dalawa lang ng Diyos ang mag-uus. Kasi you have not passed this way before. So tuloy tayo. Sabi ng Panginoon, then Joshua said to the people, consecrate yourself. Kaya naman, maghanda na kayo, linisin niyo yung mga sarili. Pag sinabi mong consecrate yourself, talagang noong panahon na yon para i-give up na lahat ng bagay na alam nilang hindi nakakatuwa sa Panginoon Diyos. Katulad dito, sabi niya sa Genesis, sabi niya, put away the foreign gods which are among you and purify yourselves and change your garments. Bihis ka na. Pag nagbagong bihis ka na, ayaw mo na marumihan. Tama? Kasi sabi niya ganun, ano, tanggalin mo na, ano ba yung mga nakaka-ano sa'yo, nakaka-apekto sa'yo yung relasyon sa Diyos? Ano? Pornografiya? Patuloy mo, tanggalin mo na yan. Whatever is causing you to sin, cut it off. Eh, hirap ako eh. Deal. Magpasama ka sa isang kapatid. Kapatid, tulungan mo naman ako. Pag nagtatrabaho ko, nandiyan ka lang. Huwag ka magtago. Sa totoo lang, kaya naman tayo nahuhulog kasi gusto natin mag-isa eh. Ginusto natin yun. Pero kung ayaw natin, maghahanap tayo ng tulong. Reinforcement. Kapatid, pag-pray mo ako, samahan mo ako. Paano hindi ako natutokso? Nakuha, kahit pag mag-boyfriend, mag-girlfriend, pag nagsama kayo, pag may lugar at may panahon, kahit anong tibay ng pagkakamemorize ng scripture, malalaglag ka dyan. Kaya wag na wag kayo magsasamang kayong dalawa lamang. Magsama kayo ng iba na hindi masama ang gagawin, ha? Ibig sabihin, tutulungan kayo. Kasi yun ang ginawa. Kaya nga, kung kayo may kasintahan at nagpaplano kayo mag-asawa, maglumabas kayo ng grupo. Wag kayo mag-isa lang. Kayo rin magsisisi bandang huli. Sa totoo, pero pag nangyari na, kakadot, paano pag nabuntis ako? Paano pag nalaman nila? Paano? Tapos nung nabuntis pa, sabi ng lalaki, paano ako? Paano ang trabaho ko? Paano na ang buhay ko? Paano na? O di puro ka paano ngayon? Paano-ano ka kasi? Diba? Dapat nung una pa man. Kaya iniisip mo na yun. O nga, no? Linisin ko na nga ito. So pag nga, nag-aaral ka, nangongopya ka lagi. Abay, huwag ka nang tumabi doon sa nagpapakopya. Mag-aaral ka na mabuti. Ba't hindi ka nag-aaral? Eh kasi hirap ako maintindi. O di magpaturo ka? Kapag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Nakuha po? Nagalit din ang mga classmates ko sa akin nung hindi na ako sumasama sa kopyahan. Nagalit din sila sa akin. Wala naman akong choice kasi Lord, ayoko naman, gusto ko itong mag-glorify eh. Diba? Consecrate yourself. As in, leave everything behind. Wala nang ayaw ng Diyos na meron siyang katabi. Gusto niya, ako lang. Ako lang ang sasambahin mo. Wala nang iba. Kaya consecrate yourself. Put away your foreign gods which are among you and purify yourself and change your garments. Nakukuha po? And let's continue. So taking up the Ark of the Covenant, cross over ahead of the people. So they took up the Ark of the Covenant and went ahead of the people. So nauna na. And now, sabi niya, the Lord said to Joshua, this day, I will begin to exalt you in the sight of all Israel that they may know that just as I have been with you, Moses, I will be with you. Di ba ang sarap nun? Na, hindi nyo ba napansin? Minsan, yung sasabihin natin, alam mo si Lord, totoo yan. Sabi ng iba, oh, kalokohan yan. Kilala ka namin. Alam namin buhay mo noon. And sabi ng Lord, de, lumakad ka sa akin. I will set a date. One day, they will see that you are indeed mine. Just as I was with Moses, they will know that I am with you. Relax ka lang. Minsan, pinagtutulungan ka. Okay lang. But one day they will know that you are mine. Okay ba yun? Minsan nga, asawa mo, hindi naniniwala sa'yo eh. Tama ba? Ngayon sabi asawa, kunwari lang, papray-pray ka ngayon. Luman tugtugin na yan. Babalik ka lang doon. Di ba? Minsan, di ba? Magulang mo, sinasabihan ka eh. Ako, lolo ko mo ha. Hihingi ka lang na allowance eh. Hindi. Relax ka lang. Follow the... Focus on Jesus. Look unto Jesus. Then one day, He will defend you and He will say, this is my child. Papakita sila ng bagay na magugulat sila, wow, Diyos talaga to. Okay, learn, practice your eyes to look. Okay pa? To look. Now, kaya sabi ng Panginoon Diyos, tinan nyo, fixing our eyes on Jesus. Sabi niya,
The author and perfecter of faith. Siya nagsimula, siya rin ang magpapaganap niyan. Kung totoo yung faith na yan, sinimulan ni God yan, sinimulan ni Jesus yan, yan din ang magpapatibay. And ang tinapaganda, who for the joy set before him endured the cross. Diba? Alam niyo sinasabi ni Jesus dito? Habang ano hinihiya siya, mamamatay sa krus, ang nasa isip niya, hindi. Masaya ako kasi isang araw makikita si Renato maliligtas. Magkakaroon silang reconciliation ng aking ama. Yun ang itatawid ko rito. Ano pong pangalan nila? Kayo po. Ha? Artemio, kasama ka na rin. Alang-alang kay Artemio. Di ba? Diba? Parang kahit anong pait na mga, pero nakatingin siya sa kaliwal. Yes, Artemio, makakasama ka namin ni Daddy. Di ba? Di ba ang sarap nun? Parang, ganun din tayo, Lord. Kasama, makakasama ko kayo kahit na ininsulto nila ako dito. Ah, bakla ka, bakla ka. Sabi na, oh, basta tayo ako sa Diyos. Wala ka, wala kang katotohanan. Tapos kay Lord pa rin ako. Bula ang propeta ka. Basta Lord, kayo pa rin kasama ko. Sang araw, magkakasama-tama tayo sa eternity. Naintindihan? Yun ang exciting doon. Kaya naman, let's fix our eyes on Jesus. Gusto mo maging panalo? Fix your eyes on Jesus. Alam mo yung ibig sabihin yan? Naalala ko yung kaibigan namin, kasama namin sa Bible study. Sabi niyan, niloko sila pagbili na ng sasakyan. Sabi niya, Pastor, kung hindi pa ako Christian, magwawala talaga ako. Niloko ako eh. Pero, ang prayer ko, Lord, samahan niyo ako. Lagi ko iniisip si Jesus. Kaya hindi siya nagwala. Nakuha ninyo? Parang lugi pa rin siya, pero pakiramdam niya, panalo siya. Na dahil sa ganung pakiramdam, iyon naman ang loko sa iyo, hanggang lupa lang yun. Pero ikaw, tagumpay mo sa langit. Sarap, di ba? Hindi kakalimutan ni God. Amen? Praise God, hindi siya nakakalimot. Now, nakus, ang bilis ng oras, pero kwento ko lang sa inyo sandali. Ito si ano ha, ito. Kilala niyo ito? Hindi ko rin siya kilala, pero itong batang to, ordinaryong kuleyo to eh. Tumatakbo. At siyempre, ang hinahabol lang, masasarap na pagkain na gusto niya. Ganyan, hotdog, mga ganyan. Pero, tas ang hilig magpa-cute sa mga babae. At isa sa mga pinapa-cutean niya, si Lucy Susie. Si Susie. So, talagang hinahabol si Susie. Nung nakita nung coach, sabi niya, ang bilis tumakbo itong batang to. Kinausap siya, sabi niya, pwede ka bang tumakbo sa ano sa track and field? Sabi niya, ayoko po. Wala akong hilig dyan. Hey, try mo lang. Aba, nagpumasok siya sa pagiging trainer, maging trainee, hanggang sa naging track and field representative na siya, varsity player na siya. Isang araw, nung maglalaro siya, talagang lagi na siya nangunguna. Nung maglalaro siya, nakita siya si Susie. At sabi ni Susie, huwag ka, masa ka na. Sabi niya, halika, kain ka ng ice cream mo, tsaka donut, tsaka ang dami inaalok. Ay, sabi niya, pasensya ka na. Athlete na ako eh. Hindi na ako yung, ano, yung ordinaryong tao. Athlete ako. Representing the school. Kaya hindi na ako kakain yan. Nakuha ninyo? Nung nakatingin siya sa kanyang pagkataong, bagong pagkatao, you are now a child of God. You belong to Jesus and you're looking at Jesus. Hindi na. Hindi na ako para dyan. Hindi. Iba na ako. Kay Jesus na ako. Iba na ako. Iba na pagkain namin. Hindi na katulad yan. Nakuha? Naisipin nyo kung siya si Eric Liddell. Tatakbo siya representing their country sa Olympics. Natapat ng linggo. Sabi niya, hindi. Christian ako. I will first serve my God dahil siya ang una sa akin. And true enough, hindi siya tumakbo doon, but he won yung 400 meter dash. Doon mas mahaba at nanalo pa rin siya sa ibang araw na takbuhin. Nakuha? Pero bakit? Kasi ang idea, when you look unto Jesus, tandaan nyo ano yung relasyon yung dalawa, the Ark of the Covenant. Meron tayong tipanan kay Jesus. Ako'y siya sa kanya, siya'y sa akin. At kailanman, hinding-hindi ko siya hihiyain. Nasundan? Okay pa kayo? Kinabahan ako eh. Hindi ko alam kung natutulog kayo. No, pangalawa. Let's continue. Na alam ko naman, you know, and you understand. You listen to obey. Bakit importante you listen to obey? Look at the words. Tuloy tayo kay Joshua. Now the Lord said to Joshua, this day, I will begin to exalt you in the sight of all Israel, that they may know that just as I have been with Moses, I will be with you.
ako. You shall moreover command the priests who are carrying the Ark of the Covenant, saying, when you come to the edge of the waters of the Jordan, you shall stand still in the Jordan. Pag nandun na kayo, tatayo kayo doon. Ito, pakinggan niya. Verse 9. Then Joshua said to the sons of Israel, come here. Hear the words of the Lord, your God. Pakinggan niyo yung sasabihin ng Diyos, ha? Ang sabi niya, Joshua said, by this you shall know that the living God is among you. Pakinggan niyo na mabuti, dito malalaman niyo na kasama niyo ang buhay na Diyos. Bakit importante yan? Kasi sabi niya, na talagang tatanggalan niyo ng lupain ang mga Kananaita, Hittite, di ba? Canaanite, Hittite, Hivite, Perizzites, Girgashites, Amorite, and Jebusites. Kasi lahat ng alang Diyos-Diyosan, patay. Gawa-gawa lang nila. May bibig na hindi naman nakakasalita. May mata, hindi naman nakakakita. May kamay, hindi man nakakaabot. May pa, wala. Pero si God, buhay na Diyos. Nakuha ninyo? Kaya idadagdag ko dito, pati termite eh. Kasi tayo, bisa Diyos-Diyosan natin, pati termite eh. Pag nakakita ng nuno sa punso, tabi-tabi po. Ano yan? Eh, anay lang yan. Tabi-tabi po. Mas makapangyarihan pa anay sa'yo. Diba? Misan kung ano-anong naisip. Hindi. Mas makapangyarihan ng ating Diyos. Hindi yan ang mas, yan ang mas makapangyarihan. Kasi sabi nila, malalaman nila. Natuloy tayo. Kasi nga, makinig kayo sa akin. Behold, the Ark of the Covenant of the Lord of the all the earth is crossing over ahead of you into the Jordan. Mauna na. So, sorry. Mauna na. So, makinig kayo mabuti. Now, ito po ang challenge. Dati, parang ang hirap, di ba? Sige, susunod ako, basta assured na ako na okay na lahat. Hindi eh. Andiyan pa yung tubig. Andiyan pa yung tubig. Hahakbang ka. Nung Red Sea, humati na muna yung dagat. Saka sila latawid. Eto, may tubig pa. Yung Jordan ngayon, makitid na lang. Yung Jordan noon, malapad yan. Sobrang lapad. Kasi iba yung panahon noon eh. Sa panahon natin. And isipin nyo, ang buong ilog na yan is below sea level. So, isipin nyo yung susunod na tubig dyan from Jordan River papuntang Dead Sea ay 1,290 plus na feet down below sea level. Sobrang baba. So, yung tubig niyan talagang tiridiretso. Nung panahon na yan, lalo na springtime, nag-o-overflow pa yan. So, isipin nyo, kaya kung isang kilometro, gitna yun, nyari, yun ang layo ng Ark of the Covenant, isang kilometro, o di 2 kilometro yung tatawirin? Tubig! Ano, na-imagine nyo na? Malalim yan, tsaka hindi biro yan. Ngayon, sabi ng Panginoon, o basta, mauna na kayo. Eh Lord, may tubig pa eh. Okay, sunod kayo. Kasi hindi yung, to see is to believe. Hindi, hindi. Ito, lakad ka na muna. Talagang committed ka sa covenant natin, tawid ka na muna. Lord, wala pa akong nakikitang matinuri. Lakad ka na. Okay. Tama ba eh, no? Biglang pa naman, from 18 kilometers away, huminto na yung daloy ng tubig. At biglang nag-create ng heap. Isang heap of water, parang pader. The antas nun. Isip, bilang kitang-kita, wow! Tuloy-tuloy na siya. At itong amazing. Tuyo! Tuyo! Now, sabihin lang, ay, hindi siguro totoo yan. Siguro parang may earthquake lang, katulad nangyari noon 2000 AD or tapos nangyari BC, tapos kaya noong 1927, pareho lang yung earthquake. Hindi, iba to. Ito lang, simple lang. Kung naniwala ka, God created the heavens and the earth, hindi problema yung miracles. Tama? Ito ang amazing dito. Bakit? Kung tumigil yung tubig, kapareho na nangyari sa mga earthquake na nakaraan, maano pa rin, matawag dito, maputik pa rin. Tama? Eto, hindi. Tuyo. O, type nyo? Nandun sila sa gitna ngayon. Iintayin nilang tumawid lahat. E kung 3 million yan, ang hilera niyan, dapat 5,000 plus para makatawid sila in one day. Isang araw kang tatayo doon, makatawid lang ang bawat isa. Alam nyo ba kung sino yung tinapatatayo niya doon? Mga Levites, mga priests. And alam nyo kung sino mga priests sa panahon natin? We are the royal priesthood. Nang makatawid ang mga tao, tayong tatayo doon. Tayo unang magpapahayag ng halimbawa ng pananampalataya. Tapos handa tayong tumayo kahit napakabigat na ng arko. Ano mang bagay, kahit ito, magaan lang to pa ganyan. Pag isang oras mo nang hawak na nakaganyan, mabigat na to. Tama? Isipin nyo yun, isang maghapon ka nakaganyan. Para lang makatawid yung tao. Ang tanong sa atin, are we willing to listen to God?
That we will see the power of the living God. That people will know that our God is real. Yun ang challenge sa atin. Kaya ito, kasi sabi niya, wow, natuloy tayo. Kasi sabi nga ng Bible, faith comes from hearing, hearing the word of Christ. Ang problema sa atin, minsan nakikinig tayo. Lalakas ang pananampalataya. Hindi i-a-apply. Kaya hindi natin makita anong totoo. Kung anong nangyayari ba yan o hindi. Yan ang challenge sa akin ng Diyos noon. Nung tinawag ako sa ministry, para maintindihan nyo yung background ko ng konti, ako po ay accountant. Okay, accountant. May sarili po akong negosyo. Okay? Meron naman akong konting kita. Konti lang. Basta may sasakyan ako, pogi ako, okay na. So madalit salita, may okay, kaya mabuhay. Okay, normal. Now, sabi ng Lord, ang pangarap ko kasi ng mga panahon na yun, gusto ko lang maging milyonaryo. Ganyan. Sabi ng Lord sa akin, hindi, maglingkod ka sa akin. Naman, Lord. Nakita ko na yan pagka nagpastor, nako, gutom yan. Nakita ko na yan sa amin eh. Kasi marami na ako nakitang pastor nagkawawa eh. Inaapi ng membro. Sabi ko, Lord, parang di ako pa. Sabi ng Lord, ano, susunod ka ba? O hindi? Hirap. Nagfasting ako, 3 days. Sabi ng Lord, ano, susunod ka? Hindi pa rin. Nag-overnight prayer ako. Ang dami ng ginawa ko. Nung huli na, overnight prayer, sabi ng Lord, kailangan kita, pero hindi kita kailangan. Kung ayaw mo, di wag. Tapos ang message ng pastorang nagpipreach kay Esther, if I perish, I perish. Sabi ko sa Lord, Lord, okay. Patay na kung patay. Susunod ako sa iyo. Di sumunod ako. Alam nyo, pinagalitan na kalagaw ng Diyos. Sabi niya, kung yung mga employer na iba na pinagtrabuhan mo, nagbabayad ng tama eh. Ako pa, na Diyos mo, tatay mo na, ako pa employer mo. Sa palagay mo, makatwiran ako, hindi ako magbabayad ng tama. Kaya nag-usap kami, sige Lord, magsisilbi ako sa iyo, hindi ako hihingi ng sweldo. Basta sa iyo lang ako magtitiwala. Alam nyo, ni minsan, hindi ako pinabayaan ng Diyos. At, buhay ako, mga anak ko nakapagtapos, hindi kami pinabayaan ng Diyos. Nakuha ninyo? Hello? Ano sinasabi ng Panginoon dito? You trust the Lord, you hold on to His promise, hindi kanya pababayaan. Nakuha. Ay, andyan pa kayo. Kaya nga, di ba, tinuro ko rin sa mga anak ko yan. Ito ba, amazing. Yung isang anak ko napunta sa Pangasinan na ngayon. Yung nag-testify no Sunday, taga Pangasinan. Na hindi ko alam saan ko patitirahin yung anak ko eh. Nagsagulot, saan ko patitirahin to? Sabi niya, makakita na ako, Papa. Nung makita ko, parang alanganin. Parang kawawa ka naman, sayang, kaganda mong lalaki. Pray. Alam niyo, saan siya nakatira? Katabi, nung nag-testify no Sunday. Kaya, di ba ang lapit, may kapatira na agad na nakagabay sa kanya. Ito pa nakakatawa. Yung anak ko, masakripisyo yun, maglalakad yun. Kahit malayo. Basta, ano lang, wag lang na magbigay ng pasanin sa amin. May nagpahiram ng kotse. Tapos sabi, Papa, pinahiram ako ng kotse. Full tank pa. Sabi niya, ha? Ano ibig sabihin nun? Tapos sinabihan ako, ano daw, para talagang magamit lang niya. Sabi ko, wow, God, thank you for providing for my children. Hindi nagpapabaya ang Diyos. Basta ang tanong lang, will you be willing to follow and listen? Pakinggan nyo to ha, ganito makinig. Alam nyo, maraming tao sabi, busy ako kaya hindi ako makatina service. Ay, busy ako kaya hindi ako makapag-D-group, kaya hindi tayo nakapag-aaral ng Bible. Busy ako kaya hindi ako makapag-pray, hindi ako makapag-quiet time. Anong busy pinagsasabi mo? Walang ganon. Tingnan ninyo. Ito si Jesus tumunta sa lugar nila Martha. She had a sister called Mary who was seated in the Lord's feet, listening to His word. Anong ginawa ni Mary? But Martha was distracted with all her preparations and she came up to Him and said, Lord, do you not care that my sister left me to do all the servings alone? Then tell her to help me. Anong ginawa niya? Eto, pista, may bisita si Jesus at 12 alagad. Isipin niyo na lang yun, meron ka nang pinagsisilbihan ng 13. Minimum na yon. E paano pa iba pa ang bisita? Pag-isipan nyo, si Mary tumutulong kay Martha. Mamaya iniwan. Nung dumating si Jesus, iniwan. Nakinig kay Jesus. Intentionally iniwan.
Mas importante si Jesus kaysa kay Martha na kapatid niya. Mas importante si Jesus kaysa sa mga bisita na dapat nilang pagsilbihan. Mas importante si Jesus kaysa sa anumang bagay na kanyang ginagawa. Iniwan niya lahat. They left me to do all the serving alone. Nakita niyo? Si Jesus ang mas importante, pakikinggan kita. Minsan, hindi natin alam ang gagawin natin. Minsan, ang dami natin trabaho. Minsan, hindi ko na rin, padalit ito, pagod na pagod kami, galing Pangasinan. Pagdating ng Tuesday, may maggagawa sa bahay. Sabi namin mag-asawa, pagod na tayo. Paano natin asikasuhin yung mga yan? And dahil ko pang aaralin, dahil kong gagawin. Nag-pray ako. Talaga, intentionally, iniwan ko lahat. Usap kami ng Diyos, Lord. Ito, 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 schedule natin. Itong mga gagawin. Alam mo, ang bait ng Diyos. Tulog ka lang. Akong bahala. Kasi God, sabi ni Lord, di ba? It is in vain for you to rise up early and rise up late, then wake up early, for He gives to His beloved even in their sleep. Kaya tama yung ginagawa nyo, tulog lang. Eto na. The following day, pagbasa ko sa text, Sir, pwede po ba sa gantong araw na kami magtatrabaho? May rayuma ako eh. Tawa nang kay mag-asawa. Kakaawa naman siya. Dahil lang sa kagustuhan natin magpahinga, nagkarayuma siya. But God fixes schedules. God fixes. Bakit? You trust in God. You intentionally listen to Him. And obey. Don't just listen without obeying. Kaya napaka-importante nito, sunod tayo. Kasi pagpunta natin dito, ang ganda ng message, hindi naman ina-apply. Kaya hindi natin makita yung benefit. Hindi tayo trained makinig. Kailangan matrain tayo makinig na ina-apply. Kaya sila ngayon, ang ginawa nila, huwag nyo na intindihin to, kasi sa panahon natin, ang dami natin pakikinggan. Ganda na sinabi ni Pastor Peter, yung mga single, ano ngayon, pag may boyfriend, oh, everybody's doing it. Yeah, go ahead. No. Sabi ni Lord, be holy and set apart for as He is holy. Sa mga mag-asawa naman, oh, you choose to marry whomever you want. Don't limit yourself. Kahit sino yan. No. Choose life obeying the Lord and holding fast to Him. Do not be bound together with an unbeliever. Instruction ng Lord, makinig ka lang. Eh, Lord, wala naman niligaw sa akin. Eh, okay lang. Kung wala nang ligaw sa'yo, it's better to be alone than to bring the devil along. Diba nga? Oh, ito, raising children. Oh, follow the latest model. Basta, huwag papaluhay, nayam lang. Hindi. Raise up a child in the way he should go. That the Bible prescribes. Yun ang sabi ng Lord eh. Sa pera, lahat. Forgiveness. Ay, baka hindi ako magpapatawad. Ano ako? Hipokrito. Basta galit ako sa kanya. Hindi, ito ang hipokrito. Alam mong tama magpatawad, hindi mo ginawa, hipokrito ka. Nakuha natin. Kapag isipan natin, sino pinakikinggan natin? Listen carefully to the Lord. Huwag yung paraan ng mundo. Oh, ayaw mo, huwag mo magsabihin ka sana. Hindi naman nila malalaman eh. Huwag ka mag-alala. Nothing hidden will not be known. Sabi ng Lord, in the light. It will be exposed. Kaya mabuti pa, ayusin na natin ang ating lakarin sa Diyos. Okay po? Kasi yun ang ating pakinggan. At luloy tayo. Then this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. Yun ang challenge ng Diyos sa atin. Bakit? Because that, para maingat tayo, i-a-apply yung kanyang pinagagawa. Now, so anong ginawa ho nila? Now, gusto ko lang munang ikwento to bago tayo munta doon sa, paano nila sinunod? Ito. Itong mag-asawa na to, nako, 50th anniversary nila. Sabi nung lalaki sa babae, you know what? You are tried and true. Kit-kit, no? Sabi ng babae, heh? Ano ka mo? You are tried and true. Sabi niya, heh? You are tried and true. Sabi ng babae, I'm tired of you too. Hindi nakakarinig ng tama. Kaya makinig tayo mabuti. Huwag natin ina-assume, alam ko na yan. Hindi, pakinggan natin na mabuti. Kaya tuloy, nagkatitigan na lang sila malayo. Diba? Kaya sabi ng Lord, now then, take for yourself 12 men from the tribes of Israel, one man for each tribe. So tatawid na sila. And it shall come about when the soles of the feet of the priests who carry the ark of the Lord of all the earth, rest in the waters of the Jordan. The waters of the Jordan will be cut off, and the waters which are flowing down from above will stand in one heap. Can you imagine yung one heap na yon? Taas, parang pader. Oh, yan ang sinasabi ng Panginoon Diyos na hinto niya. Pag-apak na pag-apak, hinto, what a timing. Alam mong, only God can do it. And it shall come about when the soles of the feet of the priest who carry the ark of the Lord of the Lord, sabi niya, rest in the waters of the Jordan, sabi niya, tigil agad, as in cut off. Now, tuloy tayo. Above stood and rose up in one heap,
a great distance away at Adam, the city that is beside Sarethan. In other words, 18 kilometers pa away, doon na mag-stop. And those which were flowing down toward the seas of Araba, the Salt Sea, were completely cut off, so the people crossed opposite Jericho. Grabe, no? Amazing si God. Sabi ng Panginoon Diyos, if you want to see miracles, follow God. Isipin mo ko ikaw si Peter. Lalakad ka, Lord, let me come to you. Halika. Ang lakas ng agos, no? Pero he walked on the water. Habang nakatingin kay Lord, kayang-kaya. Pero pag tama nung alon, napatingin siya sa alon, lubog siya eh. Kaya sabi ng Lord, Lord, buti na lang, kahit nawala yung paningin niya kay Jesus, si Jesus, yung paningin niya sa iyo, kay Peter, hindi nawala, inabot. Sabi niya, why did you doubt? Ako yun. Ba't ka nag-doubt? Diba? Buti na lang, hindi ako si Jesus. Kaya yun ang kakatuwa sa Panginoon Diyos. So, sabi ng Lord, kinig ka lang. So, nakatawid na ho sila. Now listen to this. Ito ang ating challenge. When we walk by faith, not by sight. Kahit hindi ko pa nakikita, I will follow Jesus. Are you following? I will follow Jesus, not by sight. Kaya sunod lang tayo. Kasabi ng Panginoon, as Christians, we need to prove ourselves, look at the words, doers of the word, not merely hearers who delude themselves. Kaya niloloko lang natin sarili natin, kapag nakinig tayo, hindi naman natin ina-apply. Kaya marami sabihin, sinubukan ko na yung Christianity, wala naman nangyari sa akin. Hindi mo sinubukan. Sumama ka lang siguro at nakinig, hindi mo talaga in-apply. Kasi minsan, hindi siya madaling i-apply kung wala si Jesus. Sa totoo lang, hindi minsan. Katunayan, imposibleng ma-apply kung wala si Jesus sa atin. Nakuha? Hindi ata biro yun. Isipin mo, pag sinampal ka sa kanan, bibigay mo yung kaliwa. Ang normal, pag sinampal ka sa kanan, bigyan mo ng kaliwa. Di ba? Yun ang normal eh. Kaya imposible yun. Kaya kung wala si Jesus, hindi natin magagawa. Okay? Then finally, life legacy. Now, tingnan niyo po instructions. Talon tayo sa Joshua chapter 4. Now, when all the nations had finished crossing the Jordan, the Lord spoke to Joshua saying, take for yourself 12 men from the people, one man from each tribe. Bawat isa may representation. And command them, saying, take up for yourself 12 stones from here, out of the middle of the Jordan, from the place where the priest's feet are standing firm. Doon pa sa gitna, isang kilometro na naman yun. Di ba? Doon pa sa gitna, kukuha ng bato, bawat isa sa kanila, and sabi yan, carry them over with you and lay them down in the lodging place where you will lodge tonight, sa Camp Gilgal. Na doon sila maglalodge, so ilalagay nila doon. Natuloy. And sabi ganun, eto, parang kukuha na sila ng ano, tatawid sila, yan, yan, ganyan. Malayo yan. Sa drawing, malapit eh. Now, ayan, kukuha sila ng bato, kanya-kanya. Ang sabi niya, and let this be a sign among you so that when your children ask later, saying, what do these stones mean to you? Ano ba itong stone na to? Parang sinasabi nila, para saan to? Itong sasagutin niyo. Sabi niya, then you shall say to them, because the waters of the Jordan were cut off before the Ark of the Covenant of the Lord, when it crossed the Jordan, the waters of the Jordan were cut off. So this stone shall become a memorial to the sons of Israel forever. Praise God. Ano sinasabi ng Lord? Anak, yung buhay mo, dapat may paalala ng mga ginawa ng Diyos. Kasi hindi ito kwentong kutsero. Ito ay pinagtibay muna ng ating sariling buhay. Tama po ba yan? Kaya minsan hindi maniwala iba sa atin kasi wala naman sila nakita ang memorial stone eh. Ano ba mga memorial stone natin? Yung pagbabago lang sa atin, memorial stone eh. Nakuha natin, kaya po, naalala ko, yung pong tropeyo po namin na napanalunan ko noon, isang, ano po sa akin yun, memorial stone yun, kasi ibig sabihin, nagbago na talaga ako. Dahil unang-una, wala akong pakialam sa pag-aaral. Pero nung sabi ko, mag-aaral na ako para sa Panginoon at gusto ko parakalan tatay ko, sumali ako sa paligsahan, nagwagi ako kay may tropeyo, memorial stone. Nakuha, parang paalala sa mga bata, pag nakita niyo yan, ha? Si Lord yan, tinulungan ako. Grabe, ang galing ni Lord. Nakuha, yung titulo ko na, pagiging certified public accountant, memorial stone din yun. Kaya kwento ko sa akin mga anak yun. Para maalala, bakit ka nag... Kasi Panginoon Diyos, tinulungan niya ako mag-aral. Tinuruan niya ako na inspire ako, gawin yan. Yun ay mga memorial stones dahil gusto nating maintindihan nila na totoo ang Diyos. Nako po. Kaya nga kung tatalunin na natin yung huling talata, ito na yung sabi,
Then you shall inform your children, saying, Israel crossed the Jordan on the dry ground. Sabihin mo sa mga anak, panalpasan niyo sa kanila. For the Lord your God dried up the waters of the Jordan before you until you had crossed, just as the Lord your God had done to the Red Sea, which He dried up before us until we had crossed. Isang isipin niyo, kapag mga gantong kwento, doon ka nahihikayat eh, na kung may pinagdadaanan ka, Lord, thank you ha. Kung namumblema kayo, alalahanin nyo na itong building na ito. Itong building na ito, walang utang to nagawa. Pati sa harapan. Provision ng Diyos yun. Sa totoo lang, hindi, kahit pag-ambag-ambag tayo, hindi natin basta-basta matapatayo ito eh. Na walang utang? May walang utang. It's a memorial stone. Kapag na problema ka, tapadaan ka sa lugar na ito, Lord, thank you. Pinrovide mo yung needs ng church. I may belong to you. I know you will also provide for my needs. Amen? Pag yung anak mo nawada, anak, tingnan mo yung building na yan. It's a memorial stone to remind us that our God is real. Alam, kinukutya ang mga elders dito nung dinesisyon na lang tayo anto. Kalokohan yan, gastos yan, hindi lang alam maintenance yan, hindi lang nila alam. Yes, that's true. Talagang grabe. But God never failed providing a memorial stone for every Christian. So may you remind, hindi dahil mayayaman ng tao dito. Tanong mo yung katabi mo, mayaman ka ba? Oh, mapapatunayan mo hindi totoo. Isasabi lang mayayaman lang pwede dito. Mayaman lang tayo dahil hindi tayo nagwo-worry. Pero kung bibilangin ang pera natin, mayabang tayo. Wala tayong pagmamalaki. Di ba? Sa totoo lang. Oh, gusto nyo matunayan? Hindi, tanong nyo na yung katabi nyo. We're just ordinary people that God uses for His glory and for His honor. Thank you, Jesus. That all the peoples, look at the words, that all the peoples of the earth may know that the hand of the Lord is mighty so that you may fear the Lord your God forever. Yun ang pinapaunawa ng Diyos. Makita nila, huwag nilang makalimutan. Katulad ng Passover, may paalala ang Panginoon. Do this so that they would remember yung ating Lord's Supper. Do this that they may remember that Jesus Christ died for our sins. That Jesus Christ, with His blood, we are saved. We are in His covenant. Di ba? That Jesus Christ will be coming again. Kaya we celebrate that. Nakuha natin? Kaya friends, let's learn to look unto Jesus, to listen to obey Him, and to live a life with a life of legacy. Meron tayong pinag-iiwang paalala, memorial stone para sa Panginoon Diyos. Gusto ko lang po magtapos sa itong ewan ko nabasa niyo itong awitin. Sabi niya, tayo po ay mga manlalakbay sa isang makitid ng kadaan. At doon sa mga nauna na sa atin, sabi niya ganun, sinasabi niya, go, 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 don't give up. At wala di Joshua, don't give up, dinaanan namin yan. Sabi niya, cheering the faithful, encouraging the weary, mga napapagod na, their lives a stirring testament to God's sustaining grace. Buhay ang Diyos. Tingnan niyo. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race, not only for the prize, but as those who've gone before us, let us leave to those behind us. Mag-iwan tayo sa likuran natin ng heritage of faithfulness passed on through godly lives. I pray na makita lang sa bawat takbangin natin, wow, tapat ang daddy, tapat ang mommy, tapat ang kuya, tapat ang ate. Gusto kong sundan ng kanilang yapak. Naintindihan po? Narinig nyo yung kanta nito, di ba? Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light the way. May the footprints that we leave lead them to believe. And the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Di ba? Sarap nun. Parang wow, ang tapat niyan. After all our hopes and dreams have come and gone, and our children sift through all we've left behind, may the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them
to the road we each must find. Oh, may all who come behind us. Tayo pong lahat ay tumayo. And let's sing this to the Lord. And let this be our prayer. Find us faithful. May the fire of our devotion light the way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Thank you, Jesus. Tayo pong lahat ay umuko at pumikit. Salamat po aming Panginoon Diyos. Father God, thank you for the privilege, O God, to be part of your victorious army. Thank you, Lord God, that because of your great love for us, you want us to be trained. Maging handa kami, Panginoon Diyos, sa spiritual warfare na kinakabahagian namin. At salamat, Panginoon Diyos, that the next generation at mga taong nakakita kami, Panginoon Diyos, they will truly find us faithful, O God. I pray, Lord, na makita lang katibayan ng pananampalataya namin sa inyo. Makita nila, Panginoon, ang pagsunod namin sa inyo. Makita nila, Panginoon, ang himala ninyo dahil sa pagsunod namin sa inyo. Dahil kayo ay tapat sa inyong pangako, tapat sa iyong salita, tapat kayo, Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Pero mga kapatid, habang tayo nakayuko at nakapikit, kung wala ka pang totoong ugnayan kay Jesus Christ, nakikinig, naririnig mo ang salita niya, pero walang kapangyarihan tuwing ikaw ay nalalagay sa pagsubok, na ilalagay sa tagumpay, nakakalimutan mo ang Panginoon, hindi mo siyang ginagawang priority sa buhay mo, na alam mo na pagka napipisil ka, ang lumalabas ay hindi katwiran ni Jesus Christ, kundi karumihan ng ating mga puso tulad ng pagmumura, paninira ng kapwa, galit, masasamang isip, mga pita ng laman. Alam mo kung sino ka. Alam mo kung anong pinagdadaanan mo. And somehow you want to consecrate yourself. You want to surrender them all to Jesus. And allowing yourself to wear a new garment. The garment of righteousness. Clothing yourself with Christ. Kapatid ko, ikaw yon. Itaas mong kamay mo. Huwag kang maya. Yes, yes, huwag kang maya. Yes, hallelujah. Yes, Jesus Christ died for you. Jesus wants you to be with Him in eternity. Tandaan mo, huwag mo lang tingnan yung pansamantalang kaligayahan. Isipin mo ang eternity ang inihanda ng Diyos para sa'yo. An eternal joy. Hallelujah. And an eternal love to be with God forever. Thank you, Lord. Kung yung mga nagtaas ang kamay sa mo, Lord Jesus, inaamin ko na ako'y makasalanan. Inaamin ko na nabubuhay ako independent from you. And Lord Jesus, I accept you as my Lord and my Savior. Wala na, ibinibitawan ko mga Diyos-Diyosan na meron ako. At kung meron man kayong ipapahayag sa akin, Diyos-Diyosan, sa mga dati na panahon, tulungan mo, bitawan ko rin sila. Nang patuloy akong lalakad sa isang malinis na damit, lalakad sa katwiran, lalakad sa katotohanan ninyo, lalakad sa katapatan ninyo. Salamat po, Panginoong Jesus. Tulungan niyo ang aking mga matay lagi nakatuon lamang sa biyaya ninyo na nagbigay ng kaligtasan sa akin. Natipanan na ako po'y bahagi na ninyo at kayo po'y sa akin. Tulungan niyo rin akong makinig na lagi kayo uunahin ang akin, kayo po ang uunahin kong pakinggan. Kung paanong si Jesus Christ, ang isang lilimong anak, lumalapit sa inyo, nakikinig sa inyo, nananalangin sa inyo. Sino pa ako para hindi po lumapit? Dalahin kong maging katulad din kami ni Maria na handa naming bitawan lahat just to listen to you. Na hindi po excuse ang pagiging busy. Dahil alam namin kayo may maraming paraan para Panginoon mapagkasya namin ng 24 na oras sa buhay na pinagkatiwala niyo sa amin. At Panginoon Diyos, salamat po na ang resources niyo ay walang hanggan. And I pray that we will always listen and obey you. And I pray also, Father God, that we will live and live a life of, Lord, leaving a legacy of grace, a legacy of love, a legacy of righteousness, the very legacy of Christianity, O God, that people will know we are serving you, the living God. Hallelujah. Thank you, Jesus, O God. May you bless every family we represent.
and allow all of us, Father God, to shine, that they may see, Lord God, your truth in us, that in our office, in our school, in our community, they will glorify you because they see the truth. Lord God, your truth in our lives. Hallelujah. We love you, Lord, because you first love us. And by your grace, we will be trained. We will be ready to live out our victorious faith that comes from you. Hallelujah. Amen. In Jesus' name, hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. God bless us all.